mga magulang at mga kapatid, bayan pong Pilipinas, samahan po ninyo akong saliksikin ang banal na kasulatan upang maintindihan natin at makilala natin ang Diyos sa ating ngayon, ang ating ipapakilala at ipinagpupunyagi, walang iba po ang founder at supreme pontiff ng Crusaders of the Divine Church of Christ na walang iba ang aming ama, Monsignor Dr. Fino S. Magliba, na siya ngayon po ang kinakilala namin na ikatlong persona ng Diyos at katawan ng banal na Espiritu. Walang iba po ang aming founder, Monsignor Dr. Fino S. Magliba, na nandito na po sa ating inang bansang Pilipinas, ang malayong silangan at sinisikatan ng araw na nabahagi sa tatlo na maraming pulo-pulo. Sa ating pag-aaral, mga mugol mga kapatid, ay gamitin natin ang doktrina ng Trinity. Alam naman natin po ang doktrina ng Trinity na iisang Diyos at mayroon tatlong persona sa iba't ibang panahon. Na yan po ang persona ng Diyos Ama, persona ng Diyos Anak, at persona ng Espiritu Santo. At ang ibig sabihin ng Espiritu Santo ay siya po ang ikatlong persona ng Diyos na sa panahon natin ngayon ay siya na po ang Diyos nating nabuhay. Alam niyo po mga mugol mga kapatid, gamitin natin po at intindin natin itong nakasulat sa na sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo sa Apokalipsis 1:8. Ganito po ang mababasa. Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos, ngayon at nang nakaraan at sa darating ang makapangyarihan sa lahat. Sabi na unawain natin po itong nakasaad na sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Sabi po ng Panginoong Diyos, ako ang Alpha at Omega. Ibig sabihin po, siya yung una at huli. Ang sabi po dito, sa ngayon at nang nakaraan at sa darating. Sabi po ng ating Kristo, sa ngayon, sa kanyang kapanahunan at yung nakaraan sa kapanahunan ng kanyang Ama at yung darating. Ang ikatlong persona ng Diyos, ang Espiritu Santo, na sa ngayon po ay magkakatawan tao. Kaya po sana ito pong sarisigin natin mabuti sapagkat alam na natin po na tapos na po ang panahon ng Ama, tapos na po ang panahon ng Anak, na nandito na po ang Espiritu Santong buhay na siya po makapagtuturo ng buong katotohanan at sa buong kaligtasan sa panahon natin ngayon sapagkat siya po ang tangi pong pag-asa natin sa panahon natin ngayon. At ibig sabihin po nito mga magulang mga kapatid, kung relihiyon o pananampalataya ang pag-uusapan natin, ay dapat po hantayin natin ang persona ng Diyos na siya mismo po ang mamumuno upang makamtan natin ang totoong katuruan, makamtan natin ang totoong paglilingkod sa Diyos at totoong kaligtasan sa buhay na walang hanggan. Mga magulang mga kapatid, ibig sabihin po, mga magulang mga kapatid, kung relihiyon, hindi lang po ang tao ang mamumuno sa relihiyon at kinakailangan po hantayin natin ang Diyos mismo ang mamumuno. Huwag lang natin pong sabihin na i-appoint natin ang sarili natin, na ginagaya natin ang mga apostol o ina-assume natin yung sarili natin na katulad tayo ng mga apostol o ina-appoint natin yung sarili natin na katulad tayo ng mga apostol na nangangaral sapagkat po ang mga apostol ng ating Panginoong Kristo ay hinirang niya personally at personal na inutusan sila upang ipakilala ang kahalagahan ng pagdating ng ating Panginoong Kristo at pagsunod sa Kanya nung kapanahonan niya dahil yan din ang kaligtasan ng tao noon. Pero sa panahon natin ngayon po, alam naman natin na wala na po ang ating Panginoong Kristo. Ito po ang aking isasaysay sa inyo. Ganito po kasi mga magulang mga kapatid ang nangyayari sa atin ngayon sa mga katuruan ng iba't ibang pananampalataya na lalong lumilihis o tumataliwas sa tunay na daan sa katuruan ng Diyos na buhay sa panahon natin ngayon. Una po, katuwiran ay ang ibang pananampalataya ay nananatili sila, naniniwala na walang ibang Diyos kundi ang Ama at hindi nila kinikilala ang Anak at ang Espiritu Santo ay Diyos. Pangalawa po,
Ang iba naman na pananampalataya o relihiyon ay kinikilala nilang Diyos ang Ama at ang Anak at hindi sila naniniwala ng Espiritu Santo sa panahon ngayon ay makatawang tao na siya mismo magtuturo dapat sa atin ngayon ng buong katotohanan. At yung pangatlo po, mga magulang kapatid, hindi nila pong binibigyan ng kahalagahan o papangalagahan ang mga tanda o pahayag ng ating Panginoong Diyos na pinaunang pinahayag ng kanyang mga anghel o propeta upang malaman natin ang daan ng katotohanan kung paano po naisaling sa ating Panginoong ang pagka-Diyos at yun din po ang ating Panginoong Hesukristo kung paano niya rin po pinakikilala itong tatlong persona ng Diyos na walang iba ang ating Ama, Monsenyor Dr. Fines Magliba. Tignan natin po ang mga pahayag ng ating Diyos Ama, Ama Adonai o Jehovah, na noong nakasulat sa Lumang Tipan na mababasa natin po sa Isaiah 43:10-13. Ganito po ang pahayag ng ating Diyos Ama, Ama Adonai o Jehovah. Mababasa po natin ay ganito po. Sa 10:43:10, kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin at inyong matalastas na ako nga, walang ibang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkaroon man pagkatapos ko. Sa 11 po, ako sa magkatuwid bagay ako ang Panginoon at liban sa akin ay walang tagapagligtas. Sa 12 po, ako'y nagpahayag at ako'y nagligtas at ako'y nagpakilala at walang ibang Diyos sa gitna ninyo, kaya kayo ang aking saksi, sabi ng Panginoon, at ako ang Diyos. Sa 13 po, oo, mula nang magkaroon ng araw ay ako nga at walang sinumang makapagligtas sa aking kamay. Ako'y gagawa at sinong pipigil. Yan po ang napakabigat na salita ng ating Diyos Ama, Ama Adonai o Jehovah. Mga magulang mga kapatid, totoo po sa kanyang kapanahunan, walang ibang Diyos at takapagligtas kundi po siya. Pero mga magulang mga kapatid, sa kalahunan, sa pagtatagal ng kanya pong pagbibigay ng kaunawaan, kaligtasan, katuruan po ng Diyos, ay meron din po siyang napakahalagang mga mensahe na ibinigay niya sa kanyang mga anghel o propeta upang mapangalagaan natin ito ngayon, dahil ito po ang kanya pong pinag-uutos na malalaman ng tao sa pagdating po ng ating Panginoong Kristo at ganoon din po sa pagdating po ng Espiritu Santo sa panahon natin po ngayon. Tingnan natin po ang mga tanda na binigay ng ating Diyos Ama na nakasulat din po sa Lumang Tipan na mababasa po natin sa Isaiah 42:9. Ganito po ang mababasa. Narito ang mga dating bagay ay nangyari na at ang mga bagong bagay ay ipinahahayag ko bago mga litaw ay sinasaysay ko sa inyo. Ganito po ang pahayag po ng ating Diyos Ama. Ito po ay ang napaka-importanteng tanda upang malaman natin ang pagdating po ng ating Panginoong Hesukristo. Gaya po ng tanda na binigay niya na nangyari po ang katuparan ng ating Panginoong Hesukristo na mababasa muli po natin sa Isaiah 7:14. Ganito po ang mababasa. Kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Na ito pong tanda na ito na binigay ko kay Isaiah, Propeta Isaiah, ay nangyari na ito po ang katuparan ng ating Panginoong Kristo. Malalaman ninyo po kung paano po ang mga programa ng ating Panginoong Diyos mula sa Ama, at ang Ama ay pinakilala ang kanyang anak. Ganito po, mababasa natin po ang katuparan sa ating Panginoong Hesukristo dito po sa New Testament o Bagong Tipan sa Mateo 1:18-23. Babasahin ko po sa inyo lahat para maunawaan ninyo lahat po. Sa 1:18, ganito po ang mababasa. Ang pagkapanganak nga kay Hesukristo ay ganito, nang si Maria na kanyang ina ay mag-aasawa kay Jose,
Bago sila magsama ay nasumpungan siya ay nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. 19. At si Jose na kanyang asawa, paligpas ay lalaking matuwid at ayaw na ihayag sa madla ang kanyang kapurihan, ay nagpa siyang hiwalayan siya ng lihim. Sa 24. Datapwat, samantalang pinag-isip niya ito, narito ang isang anghel ng Panginoon ay nagpakita sa kanya sa panaginip na nagsasabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria na inyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa Espiritu Santo. Kaya po mga magulang, mga kapatid, dahil po lihim sana gusto iwanan ni Jose, ang ating inang Birhen Maria ay napunta sa kanya ang anghel upang ipaliwanag sa kanya kung gaano kahalaga itong ipaglilihi ng ating inang Birhen Maria. At ganito rin po sa 1:21, at siya ay manganganak ng isang lalaki at ang pangalan itatawag mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Tingito po, at nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalitaan ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi. Dito po sa 1:23, inulit niya po itong 7:14. Para raw maganap itong 7:14, basahin po natin at intindihin po natin yung 1:23. Narito ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin, ang Diyos ay sumasa atin. Ibig sabihin po, ang Diyos sumasa atin sa atin muli nung panahon po ng ating Panginoon Kristo, dahil siya po ang katuparan po nung Emmanuel na sinasabi po ng ating Ama nung kapanahonan niya po sa Old Testament. Ito pa po ang katuparan na tanda ng Ama na ipinanganak na Emmanuel ay ang pagdating po ng Mesya, o ito ay muling pinatunayan ng Diyos Ama nung dumating na po ang ating Panginoong Kristo. Ganito po ang mababasa sa Mateo 13:17. Tingnan ninyo po, nung dumating na po ang ating Panginoong Kristo, pinatunayan din po siya ng kanyang Ama. Ito po ang ating Diyos Ama, Ama Adonai o Jehovah po. Ganito po ang mababasa sa Mateo 13:17. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya pong lubos na kinalulugdan. Kita niyo po, pinatunayan niya po ng ating Ama na ang ating Panginoon si Kristo ang sinisinta niyang anak. Dito muli po sa Mateo 17:5. Ganito po ang mababasa. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilin sa kanila. At narito ang isang tinig mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugtan, siya ang inyong patinggan. Nakita niyo po, sabi ng Ama noon, walang ibang Diyos, walang ibang tagapagligtas kundi ako. Pero sa kalaunan, meron po siyang mga tanda. Ito po kasi ang pagkukulang ngayon ng mga tao na nagsasaliksik sa tunay na paghahanap sa tunay na kaligtasan, sa tunay na Diyos, tunay na pananampalataya. Kaya muli po, patutunayan din po ito ng ating Panginoong Kristo. Tingnan niyo rin po ang papapatunay ng ating Panginoong Kristo sa ginawa ng kanyang Ama, sa mga tanda na binigyan ng kanyang Ama na dumating sa kanya. Mga magulang, mga kapatid, basahin natin muli po ang 1:5-7. Ganito po ang mababasa. At ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagpatuto sa akin. Kailanman hindi ninyo narinig ang kanyang tinig, ni hindi man ninyo nakita ang kanyang anyo. Nakita niyo po ang pagpapatunay ng ating Panginoong Kristo sa 1:5-43. Ganito rin po ang mababasa. Naparito ako sa pangalan ng ating Ama at ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tanggapin. Yan din po, mga panyang ating Panginoong Kristo. Pero alam mo naman natin po noon, hindi po siya tinatantanan nung ipapakilala niya ang kaligtasan, sapagkat napaka-importante na tanggapin ng tao siya noon, sapagkat nasa kanya ang liwanag, nasa kanya yung ilaw, kaligtasan ng bawat tao. Ano po po ang ginawa sa ating Panginoong Kristo? Hindi po tinantanan hanggang hindi po siya pinatay, mga magulang, mga kapatid. Dito rin po sinasabi ng ating Panginoong Kristo sa 1:10-30, maunawaan natin lahat. Ako at ang Ama ay isa. Kita niyo po, hindi lang kasi nila po napangalagaan yung mga tanda
Nung sasabihin ng ating Panginoong ang katotohanan ng kanyang pagdating dito, ay hindi po maunawaan ng mga tao. Mga magulat, mga kapatid, dahil dito po ang ating Panginoong nung inutusan niya ang kanyang mga alagad upang ipangaral ang lahat ng kanyang pangaral at kanyang mga gusto na mangyari sa mga tao para matanggap siya para sa kaligtasan ng bawat tao. Pero ito, ano po ang mangyayari po dito? Tinalikuran ng karamihan ng mga tao. Kaya hindi po nakukulang ang ating Panginoong ng pagkapanahonan niya po. Ganito po ang mababasa kung paano niya po inutusan ang kanyang mga alagad para ipangaral yung mabuting aral sa kaligtasan ng bawat tao. Mga mungulang mga kapatid, mababasa muli natin sa Mateo 28:19-20. Ganito po ang mababasa natin. Dahil dito, magsiyahong nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa at sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Sabihin niyo po, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo at narito ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Kita niyo rin po, pahayag ng ating Panginoong hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Dito rin po, mababasa natin sa 1:13-20. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang tumatanggap sa sinumang sinusuko ko ay ako ang tinanggap, at ang tumatanggap sa akin ay tinanggap ang nagsugo sa akin. Ganyan po, pahayag ng ating Panginoong, binigyan niya po ng assurance ang mga tao nun na kahit hindi siya ang nagpapahayag, kahit yung kanyang mga apostol na personal na hiniran niya na ihayag ang mabuting balita sa mga tao para makamtan ang kaligtasan, binigyan niya po sila na kung tanggapin nila ang kanyang mga apostol ay tinanggap na rin ang ating Panginoong Kristo at kung sinong tumanggap sa kanya ay tinanggap na rin ang nagsugo sa kanya. Mga magulang at mga kapatid, meron din pong mababasa na pagpapatunay ng mga tao noon na naliliwanagan at tumatanggap sa mga aral ng ating Panginoong Kristo. Dito po, sa pagpapatunay nila po, dito po, mababasa natin sa Kolosas 1:13-15. Ganito po ang mababasa sa 1:13. Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. Sa 14 po, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Sa 15 po, ganito rin po mababasa, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita ang panganay ng lahat ng nilalang. At dito rin po, mabasa natin sa 1:5-20 na pinatunayan ng ating Panginoong Kristo ang siya po ang katupusan ng kasalanan ng sanlibutan at siya po ang totoong Diyos. Gaya po na mababasa sa 1:5-20, ganito po ang nilalaman po. At nalalaman natin na naparito ang anak ng Diyos at tayo binigyan ng pagkaunawa upang ating makilala siya na totoo at tayo nasa kanya na totoo na sa makatwid sa kanyang anak na si Jesu Kristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ganyan po ang papapatunay ng mga tao nun na mga naliliwanagan sa mabuting aral na kaligtasan ng tao nung panahon po ng ating Panginoong Kristo. Pero marami pa pong mga tanda na ibinigay ng Diyos Ama upang makilala natin ang ating Diyos Anak at hindi lang po ang Diyos Anak kundi po ang Diyos Espiritu Santo sa pagdating po nitong ikatlong persona ng Diyos. Pero bago po lubusan na ipaliwanag sa inyo ang pagka-Diyos nitong pinapakilala ko sa inyong ikatlong persona ng Diyos na walang iba, ang founder at supreme pontiff ng Crusaders of the Divine Church of Christ na ginikilala namin Diyos na buhay at ikatlong persona ng Diyos at katawan ng Espiritu Santo sa ngayon, ang aming Ama Monsignor Dr. Phineas Magliba, ay bago ko po lubusan nga ipapaliwanag sa inyo, magbibigay pa po ako na isang tanda na binigay po ng Diyos Ama upang makilala po muli na totoong sinugo ng Ama ang kanyang anak ng ating Panginoong Kristo upang lubos na maunawaan natin ang pagpapahalaga sa mga tanda o pahayag na napaka-importante na ibigay ng Diyos sa atin upang matunghayan natin yung continuation ng kanilang pong pagliligtas sa atin, mga magulang mga kapatid. Dito rin po ang mga tanda na
ibigay ko muli sa inyo para malaman natin na ang ating Panginoong Kristo lahat ang katuparan ng tanda na binigay ng Ama. Ganito po ang mababasa natin sa Jeremias 23:5. Narito ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y magbabangon kay David ang matuwid na sanga at siya'y maghahari na gaya ng hari at gagawang may kapantasan at magsasagawa ng kahatulan at kaganapan sa lupain. Kita niyo po itong sanga na manggagaling kay David. Kung ating pong aralin ay 14 generations po ito ang nakaraan bago dumating ang ating Panginoon si Kristo. Ganito rin po ang mababasa natin sa Jeremias 33:5. Sa mga araw na yaon at sa panahon yaon, aking pasusuplingin kay David ang isang sanga ng katuwiran at siya'y magsasagawa ng kahatulan at katuwiran sa lupain. Mga magulang mga kapatid, dito po pinatunayan ng ating Panginoon si Kristo na ang supling at ugat ni David ay walang iba kundi po ang kanyang pagdating dito po sa sanlibutan. Mga magulang mga kapatid, mababasa natin po yan sa Apokalipsis 22:16. Sabi po ng ating Panginoong Kristo ay ganito, akong si Jesus ay nagsugo ng aking anghel upang sa inyo'y magpatotoo ng mga bagay na ito sa mga iglesia. Ako ang ugat at supling ni David, ang maningning na tala sa umaga. Kita niyo po mga magulang mga kapatid na dumating ang lahat sa ating Panginoong Kristo. Ngayon po mga magulang mga kapatid, napakaliwanag at napatunayan natin na ang Ama at ang Anak ay parehong Diyos sa kani-kanilang kapanahunan. Mga magulang mga kapatid, ito na po para mabigyan natin naman kung paano naman po pinakikilala ng Ama at ang Anak. Itong sinasabi ko sa inyong ikatlong persona ng Diyos, ang banal na Espiritu Santo na sa ngayon po ay makatawang tao na siya naman po ngayon ang persona ng Diyos at ang founder at supreme pontiff ng Crusaders of the Divine Church of Christ na siya mismo po personal na nagtayo dito sa banal na kaligtasan na relihiyon. Mga magulang mga kapatid po, upang lubos na maunawaan natin siya sa kanyang pagka-Diyos ay aralin natin naman po ang mga napakahalagang mensahe o pahayag ng ating Panginoong Jesucristo noong siya'y nabuhay muli, noong siya'y namatay at nagpakita sa kanyang mga alagad upang ipahayag niya, ibiling niya sa kanila at isulat nila ang mga importanteng pahayag upang malaman naman natin kung paano niya ipinagkikilala sa atin ngayon na meron pang darating na isang persona ng Diyos upang matupad yung ikatlong persona ng Diyos na yan ngayon sa panahon natin. Ang persona ng Diyos na yan ay walang iba, itong founder at supreme pontiff ng Crusaders of the Divine Church of Christ, Monsignor Dr. Rufino S. Magliba. Ganito po ang mababasa natin po sa Matthew 11:27. Ang mga pahayag ng ating Panginoong Kristo. Ganito po ang mababasa. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. At sinumay hindi nakakakilala sa Anak, kundi ang Ama. At sinumay hindi nakakakilala sa Ama, kundi ang Anak. At yaong ibiging pagpapahayagan ng Anak. Ganun po ang mensahe ng ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin, meron na naman pong pinapahiwatig na ibiging pagpapahayagan ng Anak. Kaya mga magulang mga kapatid, nandito rin po sa Mateo 23:39. Ganito rin po ang mababasa. Sapagkat sinasabi ko sa inyo, buwan ngayon ay hindi ninyo ako makikita hanggang sa inyong sabihin, mapalad ang pumarito sa pangalan ng Panginoon. Sapagkat meron pong darating uli na pangalan ng Panginoon na susuboy ng Ama sa kanyang pangalan na walang iba po itong banal na Espiritu Santo na makatawang tao ay ang aming Ama, Monsignor Dr. Rufino S. Magliba. Tingnan niyo po ang 1:14:15. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos.
Yan po ang pinagbiling ng ating Mesokristo. 16. At ako'y dadalangin sa Ama at kayo'y bibigyan niya ng ibang mga aliw upang siyang sumainyo magpakailanman. Ganyan po ang mga pinagbibiling ng ating Panginoong Kristo. Dito rin po sa 1.16.7. Gayon may sinasalita ko sa inyo ang katotohanan. Nararapat sa inyo na ako'y yumaon sapagkat kung hindi ako yayaon, ang mga aliw ay hindi paririto sa inyo. Ngunit kung ako yumaon, siya ay susuguin ko sa inyo. Mga magulang mga kapatid, dito rin po ang hinihingi niyang mga aliw sa kanyang Ama na darating sa atin. Ay kanya rin pong pinapaliwanag kung sino po ito. Kaya po ang ating Panginoong Kristo po, dahil sa pag-ibig niya sa atin, ay hindi po tayong pinabayaan upang malaman natin ang kanyang napaka-importanting pahayag para yung continuation ng kanyang pagliligtas ay malaman natin sa panahon natin ngayon. Mga magulang, mga kapatid, ipinaliwanag din niya po kung sino itong hiningi niya sa kanyang Ama na siya ang Espiritu Santo o Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa kanyang Ama, na susuguin ng kanyang Ama sa kanyang pangalan, na siya ang magtuturo ng buong katotohanan at siya ang magpalaala ng lahat ng kanyang sinabi at magpatotoo sa kanya. Ito po mga magul, mga kapatid, mababasa natin sa 1:14-26. Ganito po ang mababasa. Datakwa ang mga aliw sa mga tuwid bagay ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa ating pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpalaala ng lahat na sa inyo ay aking sinabi. Muli po, sinabi ng ating Mesokristo sa 1:15-26, ganito rin po ang mababasa. Datakwa at pagparito ng mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa mga katitbagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama na siyang magpatotoo sa akin. Ganun po ang mensahe ng ating Mesokristo na ito naman po ay ginagawa ng ating Ama, Monsignor Dr. Pinas Magliba, na kanya pong pinatutunayan sa ngayon. Unang-una po ang tunay na kapanganakan ng ating Panginoong Kristo na hindi sa nakagisnan ng madla ng buong sanlibutan na sa Disyembre 25, kundi po nituro niya ang katotohanan na ito po ang susunod may paliwanag sa inyo ng tunay na kapanganakan ng ating Mesya o ng ating Panginoong Kristo ay sa buwan po na Setyembre 25. Mga magul, mga kapatid, yan po ay bibigyan natin ng pansin na walang iba na pong pananampalataya o pinuno ng pananampalataya na nagtuturo na itong napaka-importante na hindi nalalaman ng sanlibutan, kundi po mismo malalaman natin ngayon sa Diyos na buhay. Mga magulat, mga kapatid, tignan po natin sa mahal na araw, kung ninyo pong matutukayan, ang ginagawa naming mga kursado na kundi pinapakilala ng ating Ama ang nire-ritual namin po kung paano kong pinahirapan ng sanlibutan ang ating Mesya, ang ating Ana, Diyos Anak, ang ating Panginoong Kristo. Yan po ang ginagawa namin tuwing mahal na araw. Mga magulang, mga kapatid, lahat po kung paano po ang ginawa sa ating Panginoong Kristo, yung po rin ang ginagawa namin po nire-ritual upang ipakilala kung ano po ang kahalagahan ng mga utos ng ating Panginoong Kristo, at pinakikita dito po kung paano ang paghihirap ng ating Panginoong Kristo upang matubos niya ang kasalanan ng sanlibutan. Mga magulang at mga kapatid, kaya ganito na lang po ang binigay ng ating Panginoong Kristo, nagbigay ng pahayag na napaka-importante sa ngayon, sapagkat bakit po sinabi niya ang mga ito. Ganito po ang kanyang mensahe, muli mababasa natin sa Aklat ni Juan 16:10. Tungkol sa katwiran, sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. Mga magulang, mga kapatid, mahal na mahal tayo ng ating Panginoong Kristo. Sinasabi niya ngayon ang lahat na mangyayari, parang makilala natin ngayon ang Diyos na buhay na walang iba, ang ating Ama, Monsignor Dr. Pinas Magliba. Mga magulang, mga kapatid,
upang makilala natin itong hiningi niyang mangalyo o Espiritu Santo, ay nagbigay din po siya ng mga paliwanag muli upang makilala natin sa panahon natin ngayon ang tunay na Diyos, ang ikatlong persona ng Diyos, walang iba po itong founder at supreme pontiff ng Crusaders at Adventures of Christ, Monsignor Dr. Rufino S. Magliban. Ganito po ang mababasa natin na mensahe po ng ating Jesucristo sa John 16:13-15. Unawain po ninyo, babasahin ko muli po sa inyo. Sa 16:13, ganito po ang mababasa. Gayon may kung siya ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo ng buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Mga magulang, tingnan niyo po mga magulang mga kapatid. Sabi po ng ating Panginoong, when the Spirit of Truth is come, He will lead you unto all the truth. He will not speak with His own authority, but He will speak what He hears and say the things to come. Ibig sabihin po mga magulang mga kapatid, may isang persona na naman ng Diyos na darating after ni Jesus Christ upang ituro niya ang buong katotohanan. Nasabi po dito kung hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ito ang kanyang sasalitain. Mga magulang mga kapatid, dito nating makikita sa aming Ama, Monsignor Dr. Rufino S. Magliba, na tuwing mahal na araw o hindi lang po mahal na araw, yung mahalagang bagay na gusto iparating ng kanyang Ama, ang ating Diyos Ama, na sasabihin niya lahat sa kanya ang mga dapat na ituro niya sa mga tao ngayon, na lalo-lalo na sa mahal na araw, kaya po sinasabi namin yung voice of prophecy na lagi pong pinupuntahan ng aming Ama, na kinakausap niya at ipinapaalam niya lagi ang mga darating na mga bagay dito sa ating sasanlibutan. Isa po ako nakakarinig niya ng voice of prophecy, isa po pong napapatunayan, lalo-lalo na po ito ang pagtatayo ng simbahan namin na tinatawag na mutya ng Pasig Cathedral. Ito po, sa Pasig, nandito po sa Metro Manila, na ang sabi po, na ang boses ay nagsasabi ay ganito, anak po, pangunahan mo ang gumawa ng simbahan sa Metro Manila sapagkat marami kang mga anak na mahihirap na doon sila'y naghahanap ng kanilang ikabubuhay at yung iba ay doon sila'y nag-aaral upang sa ganun meron kang pagtitipunan sa kanila tuwing Linggo upang maganap nila ang tungkulin nila sa iyo. Kaya mga magulang mga kapatid, ang aming Ama ay pinangunahan niya ang gumawa ng simbahan dito sa Pasig na ngayon po ang aming ngayon pinagsisimbahan. Kaya po mga magulang mga kapatid, yan isang pagpapatunay na walang ibang pinapatnubayan ng Diyos ngayon kundi po itong aming Ama, Monsignor Dr. Rufino S. Magliba. Ganito rin po ang mababasa natin sa John 16:14-15. Itutuloy po natin. Sa 14 po, luwalhati niya ako sapagkat siya ay kukuha sa akin at sa inyong ipapahayag. Kita niyo po. Sa 15 po, ang lahat ng mga bagay na nasa Ama ay akin. Kaya sinasabi ko na siya ay kukuha sa akin at sa inyong ipapahayag. Ibig sabihin po, meron na namang another persona ng Diyos na ito na nga ang pinagkikilala ko sa inyo, ang aming Ama, Monsignor Dr. Rufino S. Magliba. Mga magulang mga kapatid, marami kasing pananampalataya ngayon na lumilihis ang kanilang mga katuruan at hindi nila makikilala itong Diyos na buhay sapagkat gumagawa sila ng sarili nilang mga katuruan. Mga magulang mga kapatid, mostly sa kanila ang Espiritu Santo raw ay hindi makatawan tao. Pero tingnan niyo po sa dictionary, ang Espiritu Santo ay ikatlong persona ng Diyos. Mga magulang mga kapatid, dito po, babasahin ko sa inyo na may katawan ng Espiritu Santo na hindi po nila inuunawa itong sitas na nakalagay po dito sa Efeso 4:3-6. Hanggang ganito po ang mababasa sa 4:3. Napagsikatan ninyong ingatan ang pakikipagkaisa sa Espiritu sa tali ng kapayapaan. Ibig sabihin po dito ngayon, nandito ng Espiritu, kasama natin ang Espiritu Santo, ay
ingatan natin ang makikipagkaisa sa Kanya. Sapagkat itong Espiritu ay may katawan at isang Espiritu. Gaya po nang babasahin ko sa inyo sa 4:4 ng Epeso. Ganito po ang sabi, mababasa natin po muli. May isang katawan at isang Espiritu. Gaya naman ng pagkatawag sa inyo, sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo, yung Espiritu ng kapayapaan ay, o Espiritu Santo ay may isang katawan at isang Espiritu. Gaya natin na tinawag niya sa pag-asa. 4:5, ganito rin po mababasa. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo. Siya raw ay isang Panginoon. Siya ay may pananampalataya na dala at isang bautismo. Mga magul, mga kapatid, 4:6, ano po sabi dito? Isang Diyos at Ama ng lahat na siyang sumasa ibabaw sa lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Bakit po? Ganito po ang pagpapahayag po dito na nilalaman ng Epeso 4:6. Na siya po ay isang Diyos, Ama ng lahat, at siya sumasibabaw sa lahat, at sumasa lahat, at nasa lahat. At alam niyo po mga kapatid, napaka-importante nitong Espiritu Santo. Noong panahon po ng ating Panginoong Kristo, ito po ang kanyang itinuturo at kanya pong inihan. Ang matanggapin ang Espiritu Santo. Mga magulang kapatid, napakaganda nitong sinasaad ng Epeso 4:3-6. Saka ko na po lubos na paliwanag sa inyo na upang ituloy po natin muna itong mga tanda na naugnay po sa ating Ama, Monsignor Dr. Finis Magliba. Kaya po nang sinasabi dito po sa Hebreo 7:3 na siya po ang saserdote magpakailanman. Ganito po ang mababasa natin sa Hebreo 7:3 na walang ama, walang ina, walang tanda ng lahi at walang pasimula ng araw ni katapusan ng buhay man. Datapwat naging katulad ng anak ng Diyos at nananitiling sa sordote magpakailanman. Naging katulad kung ating pong saliksikin ang talambuhay ng ating Ama Monsignor Dr. Finis Magliba, wala po siyang magulang sa material na pinanggalingan, kundi siya po ay napulot po ng mag-asawang Felipe Magliba at ni Petronilla Sarmiento sa kanilang bugirin sa Makalong Asinggan, Pangasinan. At kung ating din pong titignan ang kanyang pagkasasordote ay hindi po siya nag-aaral sa anumang institusyon ng School of Theology o saan man pinag-aralan ng katulad ng ibang kaparian sa ngayon, ay makita po natin na siya po ang tunay na sasordote na magpakailanman at siya po ang Papa na Pilipino sa ngayon po. Walang iba po ang aming Ama, Monsignor Dr. Pino S. Magliba. At siya rin po ang tinutukoy ng maghahari na may panghampas na bakal at sa kanya po isasaling ng ating Panginoong Jesucristo ang tala sa umaga. Na dito po natin malalaman at lumalarawan ang aking babasahin sa inyo sa katauhan ng ating Ama at sa kanyang pagkakasaserdote. Mga bugal, mga kapatid, ganito po ang mababasa natin sa Apokalipsis 12:1. Ganito po ang mababasa. At isang dakilang tanda ay nakita sa langit. Isang babae na nararamdan ng araw at ang buwan ay nasa ilalim ng kanyang mga paa at sa kanyang ulo ay may isang putong na 12 bituin. Ganito rin po ang mabasa sa 12:2. At siya ay nagdadalang tao at siya ay sumisigaw na nagdaramdam sa panganganak at sa hirap upang manganak. Sa 12:5 po. At siya ay nanganak na isang anak na lalaki na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa at ang kanyang anak ay inagaw na dinala hanggang sa Diyos at hanggang sa kanyang luklukan. Alam niyo kasi po itong nakalagay sa Apokalipsis 12:1, ito po yung babae na manganak na isang lalaki na may panghampas na bakal na ito po yung inaabangan ng dragon dahil po sa kapangyarihan po ng Diyos ay hindi pinahintulutan na agawin ng dragon itong ipapanganak isang mahiwagang babae po na tinutukoy niya po na manganak na isang lalaki gaya din po na mababasa natin dito sa 12:5, ganito po ang mababasa. At siya ay nanganak ng isang anak na lalaki na maghahari na may panghampas na bakal sa lahat ng mga bansa at ang kanyang anak ay inagaw na dinala hanggang sa Diyos at hanggang sa kanyang luklukan. Yan mga magulang, mga kapatid,
Dito rin po sa Apokalipsis 1:13. Dito po sa susunod mababasahin ko sa inyo ang lumalarawan na itong ipinanganak na anak na lalaki na may panghampas na bakal ay lumalarawan lahat po sa ating Ama, Monsenyor Dr. Finis Magliba. Ganito po sa Apokalipsis 1:13. At sa gitna ng mga kandelero ay may isang katulad ng isang anak ng tao na may suot na damit hanggang sa paa at may biggis ang kanyang dibdib na isang pamikis na ginto. Sa 14 po, at ang kanyang ulo at ang kanyang buhok ay mapuputing gaya ng balahibong maputi ng tupa, gaya ng niyebe, at ang kanyang mga mata ay gaya ng lingas ng apoy. Ganito rin po sa 1:15. At ang kanyang mga paa ay katulad ng tansong binuli na gaya ng dinalisay sa isang lutuang bakal. At ang kanyang tinig ay gaya ng lagasgas ng maraming tubig. Ito po yung sinasabing gaya ng ningas ng apoy ang kanyang mata. Meron pong napapatunay ng mga kapatiran namin nung meron sila pong nagawa na hindi po nagustuhan ng aming Ama Monsenyor Dr. Finis Magliba. At nung sila po ay pangaralan at nakita nila po ang kanyang mata na meron pong lumalabas na hindi nila pong makikita ang mukha ni Monsenyor dahil po sa talas ng apoy na lumalabas po sa kanyang mata. At ganito rin po yung gaya ng tinig na lagasgas ng maraming tubig. Ito rin po napapatunayan ko kapag siya po ang nagmimisa at inibirnisanto at ang kanyang boses sa kanyang po pagmimisa ay gaya po ng lagasgas ng maraming tubig. Kaya mga magulang kapatid, lumalaraman lahat po ito sa ating Ama. Ito rin po ang mababasa natin po sa Apokalipsis 2:27 na sinabi po ng ating Panginoong Kristo. At sila'y paghaharian niya sa pamamagitan ng isang panghampas na bakal gaya ng pagkadurog ng mga sisidlang lupa nang nagpapalayo gaya naman ng tinanggap po sa aking Ama. Yan po ang sabi ni Jesucristo sa 2:28 po. At sa kanya'y ibibigay ko ang tala sa umaga. Kita niyo po, ang tala sa umaga, kanyang ibibigay dito sa maghahari na may panghampas na bakal na walang iba po ang aming Ama, Monsenyor Dr. Rufino S. Magliba. Alam niyo po, ang ibig sabihin ng tala sa umaga, para yan po ang turnover of power ng kanilang pagka-Diyos dito po sa ibabaw ng mundo. Mga magulang at mga kapatid, napakahalaga po ng lahat po ng mga sinasabi ng ating Panginoong Kristo. Kaya po ang sinasabi niya hanggang sa 29, ganito po mababasa, ang may pakinig ay maginig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ito po rin ang mga tanda na binigay ng Panginoong Diyos na hindi nangyari sa kapanahonan ng ating Panginoong Kristo, na ito po ay natupad dito po sa kapanahonan ng ating Ama, Monsenyor Dr. Rufino S. Magliba, ang pagtatayo o pagwawagayway ng bandila o watawat. Alam niyo po, sa aming sa Proceedings of Divine Church of Christ, sa mahalagang araw o bago magmimisa tuwing araw ng Linggo, ay kayo po ay magtataas ng watawat. Gaya ng mababasa sa Awit 25. Kami ay magtatagumpay sa iyong pagliligtas. Awit 60:4. Nagbigay ka ng watawat sa mga tatakot sa iyo upang maiwagayway dahil sa katotohanan. Isaiah 18:3, ganito rin po ang mababasa. Kayong lahat na nananahan sa sanlibutan at kayong mga naninirahan sa lupa, pagka ang isang watawat ay nataas sa mga bundok, inyong tingnan, at pagka ang pakatak ay hinipan, makinig kayo. Yan po ang sabi ng Panginoong Diyos. Isaiah 5:26, ganito rin po ang mababasa. At siya'y magtataas ng watawat sa mga bansa mula sa malayo, at suksutan sila mula sa wakas ng lupa, at narito sila'y darating na lubhang nagmamadali. Mga magulang mga kapatid, itong signs na pagtatay ng watawat, ito po ang nagpapakita na nandito na po ang Diyos na tapagligtas, ang aming Ama, Monsenyor Dr. Rufino S. Magliba. Isa na naman pong palatandaan na hindi rin po naganap sa kapanahonan ng ating Panginoong Kristo. Ito na naman po ang pagtatayo ng simbahan o bahay dalanginan na may korona upang makilala na ang Diyos ang nagtayo.
Alam naman natin po, mga magulang kapatid, sa kapanahonan ng ating Panginoong Kristo ay walang physical na netayo na simbahan, kundi po dito ngayon natupad si katlong persona ng Diyos sa pamumuno ni Ama Monsenyor Dr. Pines Magliba. Mga magulang kapatid, ganito po ang mababasa sa sakaya sa Diyos na ngayon po ay nangyayari na ginagawa ng aming Ama Monsenyor Dr. Pines Magliba. Sa East 12, ganito po ang mababasa. At salitain mo sa kanya na sabihin, ganito ang salita ng Panginoon ng mga hukbo na nagsasabi, narito ang lalaki na ang pangalay sanga at siya ay sisipol sa kanyang dako at itatayo niya ang templo ng Panginoon. Siya raw ay itatayo niya ang templo ng Panginoon, itong lalaki na ang pangalay sanga. Ganito rin po, mabasa natin sa 16:13, sa mga tibagay kanya itatayo ang templo ng Panginoon at siya ay magtataglay ng kaluwalhatian at maupo at magpupuno sa kanyang luklukan at siya ay magiging sasordote sa kanyang luklukan at ang payo ng kapayapaan ay mapapasapagitan nila kapwa. Mga magulang kapatid, ito rin po sa 6:14, ganito po mababasa, at ang mga putong ay magiging pinakalaala sa templo ng Panginoon. Pinapasabi po kay Helen, kay Tobias, kay Judea, kay Hen, na anak ni Sepanyas. Nakita niyo po sa lahat ng simba na yun na natatayo sa buong mundo. Meron na po kami sa Amerika, meron na po kami dito sa Pilipinas, iba't ibang probinsya. Walang ibang simbahan o bahay dalanginan na natayo na may corona. Sabi po dito sa 16:4, the crown was the memorial to the church of the Lord. Nakita niyo po, walang ibang simbahan na natayo kundi ang Crusaders of Adventure Surprise, ang aming simbahan na may corona. Dahil po nito, nanetayo po sa Pasig. Makita niyo po lahat, mapunta po kayo sa Pangasinan, makita niyo ang pinakamalaking simbahan sa buong mundo na hindi po yan nilahayag. Sa dito po natin makikita ng ating Ama ay hindi po katulad ng ibang pananampalataya na kanila pong inihahayag sa division o saan man sapagkat alam po natin ang magpapahayag ng ganyan ay para lang po sa sarili nilang kapakinabangan. Ibig sabihin po dito na lahat ng katotohanan na hindi ninyo pong makikita na gaya po ng papapakita ng ibang pananampalataya. Okay muna. Mga mga kapatid, tatalakayin natin itong anak ng tao na sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo na darating. Siya po ang tagpagligtas at siya po ang bibigay ng buhay na walang hanggan. Alam naman po natin ang anak ng tao, isa rin pong katangian ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat nung siya pumangaral, pag sinabi niya po na siya ang anak ng Diyos, ay kanila po siya pinagbabato. Minsan po, mababanggit niya rin po na siya yung anak ng tao. Pero dito po, meron siya mababanggit na darating na anak ng tao na kahit yung kanyang mga alagad ay sila rin po ay pinag-iisipan nila to kung sino itong anak ng tao na sinasabi niya na darating na tagapagligtas na walang iba po ang aming Ama, Monsenyor Dr. Pines Magliba. Tignan natin po at itindihin po natin, ito naman po nakasulat sa Mateo 16:13-17. Ganito po ang sinasaad. Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Caesarea ni Filipo, ay tinanong niya sa kanyang mga lagad na sinasabi, ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang anak ng tao? Yan po, nagtanong si Panginoon Jesucristo sa kanyang mga lagad. At sumagot po ang kanyang mga lagad. Dito po sa 16:14, ganito po ang mababasa. At kanilang sinabi, ang ilan si Juan Bautista, ang ilan si Elias, ang mga iba si Jeremias o isa sa mga propeta. Sa 16:15, ganito po ang mababasa. Kanyang sinabi sa kanila, datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? Yan po ang tanong ng ating Panginoon Jesucristo. 16:16, ganito po sumagot si Pedro. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ganito po sa 16:17, muli. At sumagot si Jesus at sa kanya'y sinabi, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ang aking Ama na nasa langit. Ibig sabihin po, hindi po ang ating Panginoong Kristo itong anak ng tao, kundi siya po ang anak ng Diyos na buhay. Siya po ang Kristo. Dahil po itong sinasabi niyang darin na anak ng tao na nakapagligtas, ay walang iba po ang ating Ama, Monsenyor Dr. Pines Magliba. Ganito rin po ang pahayag niya po sa Lucas 9:26.
Sapagkat ang sinumang magmakahiya sa akin at sa aking mga salita, ay ikakahiya siya ng anak ng tao pagparito niyang nasa kanyang sariling kaluwalhatian at sa kaluwalhatian ng Ama at ng mga banal na anghel. Sabi po, nakita niyo po ang pahayag ng ating Panginoong Kristo. Kung atin siyang ikinakahiya, ay ikakahiya tayo ng anak ng tao pagdating niya. Gaya po nang sabi niya noon sa una kong pinaliwanag, ang sabi niya, kung ako'y inyong iniibig, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Gaya yung lahat po ng mga utos sana na binasa ko sa inyo, ay tusundin natin po. Sapagkat ang sabi niya po, pagdating ng anak ng tao, kung inyo akong kinakahiya, ikakahiya rin kayo. Kaya mga magulang mga kapatid, napaka-importante na tanggapin natin ngayon ang Diyos na buhay, ang aming Ama, Monsenyor Dr. Rufino S. Magliba. Hinto rin po ang mga pinahayag ng ating Panginoong Kristo, sapagkat kung ano raw ang nangyari sa kapanahunan ni Noe at ni Lot, ganun ang mangyayari kapag mahayag itong anak ng tao na si Monsenyor Dr. Rufino S. Magliba. Ganito po ang mababasa po sa Lucas 17:24 hanggang 13. Basahin ko po sa inyo lahat para munawan ninyo po dahil napaka-importante po. Nihambing niya kung ano nangyari kay Noe at ni Lot. Alam niyo naman sa panahon ni Jesus Kristo, hindi pa nangyari yung Great Flood at yung katulad ng pagkasulog ng Sodoma ng ulan ng apoy. Kaya ito po, napaka-importante po. Basahin natin po, pakinggan ninyo. Lucas 17:24. Yun ito po mababasa. Sapagkat gaya ng kidlat, napakislap buwat isang panig ng silong ng langit, ay nagliliwanag hanggang sa kabilang panig ng silong ng langit. Gayon din naman ang anak ng tao sa kanyang kaarawan. Datapwat kailangan muna siyang magbata ng maraming bagay at itakwil ng lahing ito. Nangyari po, nangyayari kay Monsenyor Torpinos Magliba, umibot na po sa lahat ng iba't ibang probinsya upang ipahayag niya ang katotohanan ng kanyang pangaral. Marami rin po nagtatakwil, yung iba po tinatanggap lang siya nung sila po may karamdaman at kanila pong ginamot. Yung iba po, pag bumalik na, hindi po nila nalalaman. Hindi nila po binabalikan ang aming Ama, Monsenyor Dr. Rufino S. Magliba. Sa 26 po, ganito po mababasa. At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Kita niyo po. Tuloy natin po, 27, at sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nag-aasawa, at sila'y pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok sa daon si Noe, at dumating ang paggunaw at nilipon silang lahat. Dito rin po sa 28, gayon din naman kung paano ang nangyari sa mga kaarawan nila, sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nagsisibili, sila'y nagbibili, at sila'y nagtatanim, sila'y nagtatayo ng bahay. 29 po, datapwat ng araw na umalis sa Sodoma sila, ay umulan mula sa langit ng apoy at asopre, at nilipol silang lahat. 17:30 po, gayon din naman ang mangyayari sa araw na ang anak ng tao ay mahayag. Kaya mga magulang mga kapatid, napaka-importante nito, pakinggan ninyo mga kapatid. Ganito naman po ang pahayag ng ating Panginoong Kristo sa ating Ama Monsenyor Dr. Rufino S. Magliba. Ano po ang gagawin niya kapag siya po ay maghahari? Kaya huwag natin po hantayin paghahari dahil wala na po tayong pagkakataon na maligtas. Ito po sa Mateo 25:31-34. Ganito po ang mangyayari. Datapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel. Kung makagagayoy, luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. 32. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa. At sila'y pagbugdin-bugdin niya gaya ng pagbugod-bugod ng pasto sa mga tupa at mga kambing. 33. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan. Datapwat sa kaliwa ang mga kambing. 34. At kung makagagayoy, sasabihin ng hari na nangasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kaharian na kahanda sa inyo buwat ang itatag ang sanlibot. Tingnan natin po ano pong mangyayari sa mga tumutupad at naniniwala kay Monsenyor Dr. Rufino S. Magliba at sa doon sa hindi naniniwala sa kanya. Ganito po ang mababasa natin sa Mateo 25:46.
At ang mga ito'y mga paraon sa walang hanggang kaparusahan. Gatabwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Dalawa lang po ang pupuntahan natin kung maniwala tayo sa buhay na walang hanggan, at kung hindi po tayo maniniwala ay sa kaparusahan na walang hanggan. Ano po ba ang ibibigay nitong anak ng tao na si Monsenyor Dr. Pinoy Magliba sa mga naniniwala sa kanya? Ito po, binabasahin ko rin po sa inyo salita ng ating Panginoong Kristo at sinulat po ni Mateo. Sa Mateo 16:28, ganito po ang mababasa. Sapagkat ang anak ng tao ay paparitong nasa kaluwalhatian ng kanyang ama, nakasama ang kanyang mga anghel, at kung makagayoy, bibigyan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Kaya po, ayon sa ating mga gawa, siya po ang magbibigay ng reward sa atin, itong anak ng tao. 1:6-27, ganito rin po ang mababasa. Sabi po ng ating Panginoong Kristo, sinulat din po ni Juan, magsigawa kayo, hindi dahil sa pagkain napapanis, kundi dahil sa pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ibibigay sa inyo ng anak ng tao, sapagkat siyang tinatakan ng ama sa makatid bagay ang Diyos. Mga magulang mga kapatid, si Monsenyor Dr. Pinas Magliba ang pag-asa natin sa lahat niyon. Kaya sana po mga magulang mga kapatid, itong munting mensahe ko po sa inyo ay magkakaroon ng kaunawaan sa bawat isa sa atin, bayan kong Pilipinas, na dapat tignan natin ito, pangalagaan natin ang mensaheng ito, sapagkat wala nang ibang Diyos na tagapagligtas kundi itong Supreme Pontiff at aming kinikilalang Diyos na buhay ng Crusaders at Divine Church of Christ. Mga magulang at mga kapatid, nagpapasalamat po ako sa ating Diyos na buhay, sapagkat isa po akong binilang na anak o binilang na kasapi dito sa pananampalataya upang maunawaan ng buong katotohanan na ito ngayon aking isinasaysay at ibinabahagi sa inyo. Sana po meron kayong kaunawaan na lubos para makamtan natin lahat ng tunay na kaligtasan. Mga magulang mga kapatid, maraming salamat po sa inyo lahat, at magpapasalamat tayo sa Amang Diyos na buhay, Amang Monsenyor Dr. Rufino S. Magliba. Maraming salamat po, maraming salamat. Bawi ka na, andyan pa pala sila, dali. Ayan na, oh. Sabihin mo lang eh, parang hindi sila lang mag-test na. Ha? Flag na lang, tingin naman ang flag. Mm-hmm.